Isang nasugatan matapos tumagilid ang isang delivery van sa EDSA kaninang umaga. Sa Batangas naman, isang namatay habang dalawang nasugatan matapos araruhin ng isang kotse. Makibalita tayo kay Cedric Castillo. Isa ang namatay habang dalawang iba pa ang nasugatan matapos silang araruhin ng sasakyan sa kahabaan ng Star Tollway sa Malvar, Batangas. Base sa investigasyon ng pulisya, tinatahak ng kotse ang kahabaan ng tollway nang mag-overtake ito. Doon nawala ng kontrol sa sasakyan ng driver, kaya't napadpad ito sa Center Island kung nasaan noon ang mga biktima. Agad na masumuko ang driver na si Leoncio Macadamia. Nahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Tumagilid naman ang isang delivery van sa bahagi ng EDSA Santolan kaninang umaga. Sugatan ang pahinante ng van. Humambalang ang sasakyan sa dalawang lane ng EDSA, kaya't bumigat ang daloy ng trapiko. Nagkalat pa ang karga nitong perishable goods. Kwento ng driver, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan matapos iwasan ang sinusundang kotse. Naging madulas daw ang kalsada dahil sa tubig na tumutulo mula sa istasyon ng MRT. Ayon naman sa mga investigator, self-accident ang nangyari at walang pananagutan ang MRT. Dead on the spot naman ang isang motorcycle rider matapos sumemplang sa kalsada sa Cagayan de Oro City. Pero problema ng mga investigador, walang saksi sa insidente kaya't hindi matiyak kung paano ito nangyari. Ang tanging malinaw lang, malakas ang pagkakatama ng biktima sa daan kaya't nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Nananawagan ang mga otoridad sa mga makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa insidente. Cedric Castillo, GMA News.